po si Mary Ginocano, ang inyong plantita, bagong araw, bagong vlog. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, guys, ang pag-uusapan natin ay about sa kalateya. Yung kalateya natin na naninilaw ang mga dahon, paano ba natin maagapan? So, itong kalateya ko, guys, naninilaw yung dahon niya. Ayan yung dahon niya. Yung mga bagong dahon niya, naninilaw yun. At saka, ito naman yung mga unang dahon niya. So, paano natin maagapan ang ganito, pag ganito na ang ating kalateya? Maagapan siya, guys. Kasi nga, nagkakaganito yung kalateya pala, guys. Kasi nga, wala nang maliit yung pot niya. Kailangan natin i-repot uli siya. I-transfer natin siya sa iba na namang pot. Kasi nga, hindi na siya makakuha ng nutrients. Parang tao rin na pag hindi nakakuha ng nutrients, na namumutla siya. Eto guys, namumutla yung kalateya natin. Kailangan maagapan po ito. Iriripat natin siya sa malaking pot. Kasi itong kalateya mo kaya na pikak po guys ay mabilis siyang magkakaroon ng babies. Kasi ang akala ko kasi noon hindi siya basta-bastang magkakaroon ng babies. So sobra siyang mabilis magkakaroon ng babies. Kaya kailangan natin siyang iripat sa malaking pot. So ito yung pot natin ngayon, iriripat natin siya kasi nga hindi na siya sayang naman kasi ano siya, sayang yung pagkaano niya, hindi siya lalaki tapos maninilaw yung dahon niya. So iriripat natin to guys. So ganito lang yung gagawin natin. Kailangan pagbunot naman natin ito, kailangan yung mga roots niya. Maganda rin yung pagkabunot natin. Dapat talagang i-secure natin to guys kasi nga sayang din kasi lalo siyang gaganda sa malaking pot kasi mabilis nga siyang magka yan, mabilis siyang magka babies. Saka yung ganito kasi guys, ayan yung mga roots niya, hindi na siya kasi maliit nga yung pot, so kailangan natin i-repot sa malaking pot kasi mas para mas lalong ano siya, mas lalo siyang dadami yung kalateya natin. So, ganito lang guys. So, dadagdagan lang natin ng lupa. At saka guys, kung itatransfer ninyo man yung kalateya ninyo, i-secure nyo, huwag nyo naman tatanggalan lahat ng, huwag nyo tatanggalan po ng lupa kasi po, masisira po siya guys. Mahirap nang makarecover yung kalateya natin. Ayan guys. Konti na lang, lagyan na lang natin ng konting lupa. Hindi pala ito lupa. Garden soil at saka rysel. Kasi itong kalateya mo kaya na guys, mabilis siyang magkakaroon ng babies. So, ang dami na ng babies oh. Kaya kailangan talaga ng malaking pot. So, ganyan lang natin. Pag masyadong so, eto na siya. So, pag ganito, malaki na yung pot, maaagapan na po yung paninilaw ng kanyang dahon. So, sa pangalawa na tayong pot, guys, lalagyan natin ng soil. Ayan, ito si ang pot natin. Ito yung space natin. Kailangan talaga ng malaking pot guys ang kalateya ng mga ganito kasi para mabilis, para gaganda yung mga dahon nila, para maagapan yung paninilaw ng kanilang dahon. So ganito lang guys, pangalawang pot na tayo kasi sayang kasi to guys, ang dami kasi niyang
wag niyo nang tanggalan, guys, kung wag niyo nang tanggalan ng lupa pag nagkaganito kayo, ta-transfer kayo sa ibang part. Wag niyo nang tanggalan ng lupa kasi baka hindi makarecover kaagad yung mga kalagayan natin. Kasi minsan yung iba inaalis, iaano nila yung lupa. Mahirap kasing agapan ang kalateya, guys, pag naninilaw na yung mga dahon. So kailangan lang, kailangan sa international. So itong mukaya na pikat kasi, guys, mabilis siyang magkakaroon ng babies, kaya yung kailangan malaki na talaga yung pot mo pag nagtatanim ka ng kalateya pikat, kasi mabilis siyang magkakaroon ng mga suwi, saka gaganda yung mga dahon niya, guys, pag malaki yung pot natin. So ayan, oh, mabilis siyang magkaroon ng babies, guys. So isa naman sa mga dahilan, guys, sa paninilaw ng ating, so ito, guys, sa paninilaw ng ating mga kalateya din, isa doon ay yung nasobrahan siya ng tubig. So ito kasi, hindi to nasobrahan ng tubig, yung sa akin, maliit lang talaga yung pot niya. So kailangan ilipat siya sa malaking pot, dadagdagan natin ng lupa. At saka yung paninilaw din ng mga kalateya, guys, may mga, isa rin sa mga dahilan is yung kunwari, lagi siya sa loob ng bahay. So katulad dito, lagi siya nasa loob ng bahay. Ayan. Yung mga bago niyang mga leaves, naninilaw na. So, kailangan talaga painitan din yung kalateya every morning, mga 8 o'clock ng umaga hanggang 8 o'clock ng umaga. Painitan niyo yung kalateya niyo para para gumanda rin lalo yung mga dahon nila. Kasi pag hindi na iinitan, magkakaganito rin yung mga dahon nila. So, eto, guys, maagapan na yung paninilaw ng dahon nito. Ayan, sobrang ganda ng pot natin. Babalik na uli ito sa mga ganitong leaves niya sa mga darating na araw kasi malaki na yung pot niya. So, guys, done tayo sa ating vlog ngayon. So, kung paano maiwasan ang pagninilaw ng ating kalateya. So, kung bago pa kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo po yung bell para updated kayo sa mga susunod kong video. At ingat po tayong lahat. Bye, guys!